Hello! Welcome back to my channel! Happy 2020 sa inyong lahat! And this is Rhonna G! Sa mga bago pa lang po sa aking channel, don't forget to subscribe para pa-update po kayo kung may new vlogs akong i-upload. So, ang pag-uusapan po natin sa vlog na ito ay kung saan ba natin pwedeng itago ang ating pera. Aminin natin, karamihan po sa atin wala pang ATM cards. Pati ako, wala naman akong ATM cards. So, ang hirap kasi pupunta ka sa bangko, magpo-provide ka ng 2 valid IDs at proof of billing. E paano kung wala kang 2 valid IDs at wala ka namang proof of billing? So, sa ngayon, magtatago muna tayo ng pera sa loob ng bahay. Napakarami ng paraan na lumabas sa YouTube kung paano magtago ng pera. So, yung iba, sa piggy bank, yung iba naman, nagtatago sila ng pera through the jar method, yung sa garapon. Lalagay po sila ng pera sa garapon at ilalagay po nila ang kanilang mga ipon. Yung iba naman, sinisilid nila sa envelope. So, sa vlog ko pong ito, sa tingin ko kakaiba talaga ang paraan na to ng pagtatago ng pera. At pwede rin po nating ituro sa ating mga anak ang paraan na ito. So, diyan lang kayo at babalik po ako. Hello! Nagbabalik po tayo. And ito po yung kailangan natin. Okay? Sa pagtitipid ng pera sa paraan na ito. Ito po yun. Yung paborito po nating libro na ginagamit araw-araw. So, pag nagbabasa po tayo ng, of course, meron po tayong ginagamit. Ito po yun. So, and then, pwede rin po yung libro ng ating mga Junakis. So, ito po yung libro ng aking anak. So, maraming pages po ito. Hindi ko lang alam. Siguro 400 pages po siya. At tuturuan ko po kayo kung paano yung paraan na book saving method. Hello! Uumpisahan na natin yung book saving method natin. Ang paraan doon is ganito po yon. Ito po yung book na palagi ko siyang binabasa everyday. Kasi parang na-inspire kasi ako dito eh. Ito ay may 133 pages. So, 133 pages po siya. So, ang gagawin nyo po dyan everyday, so, bubuklatin nyo po yung libro nyo at babasahin nyo yung first page. For example, meron kayong gustong basahin. Yan. So, pagkatapos nyo pong basahin yung paborito nyong libro or yung libro ng anak nyo, di ba po, minsan, palagi, every night, gumagawa po tayo ng assignment ng ating anak. Okay? So, ayan. Pero, of course, hindi po nila pwedeng idalhin to sa school nila. Yung pong lumang libro ng yung mga anak, yun po yung gagamitin natin. So, itong libro po ng anak ko, meron po siyang 447 pages. So, sobra-sobra po sa 365 days sa isang taon. Ang gagawin niyo po ganito. Okay? So, meron po tayo ditong tig to 20 pesos. Okay? So, kapag sa mga nanay na nagtitinda or vendors, jeepney drivers, yung mga daily earners, or di kaya naman sa mga, pag-uusapan po natin mamaya yung mga monthly earners. So, daily earners lang. So, yung sa araw-araw na kumikita, halimbawa yung mga nagtitinda sa palengke, jeepney drivers, pwede po itong method na to, unang method. Okay, so ito po yun. So, halimbawa, may tig to 20 pesos po kayo. So, ilalagay nyo po siya dito sa first page. Ayan.
Okay, so ayan po. So siguro mas maganda kapag ginanyan nyo siya. Ayan. Ayan, yung first page po. Okay. So ibig sabihin ba nito, Roda, pag nakikita natin kasi yung pera, parang natitempt tayong gastusin. Kapag meron po tayong disiplina sa sarili natin at na focus natin yung goal natin na magtitipid tayo ngayong 2020, mangyayari po talaga yon. So ayan, after nun, ilalagay nyo po dito, so i-close nyo na. Yan. So kinaumagahan, ganun na naman ang gagawin natin. So sa second page na tayo, okay? So pagkatapos niya, lalagay nyo po dito. Ayan. Ayan. So 2020, ayan, meron na po kayong 40 pesos. Ayan. So pupunuin po natin ng pera yung pages ng libro. Ayan po. Okay, so hanggang mapuno na po natin, hanggang naka 143 pages na tayo. So pagkatapos nun, bibilangin nyo po yan. Pwede nyo na pong, pwede kang pumunta sa banko or pwede mo pang ikip dyan sa libro. Mag-umpisa ka na naman ng panibago. Okay, halimbawa naman dito sa lumang libro ng anak mo, ito po yung old book ng anak ko. So, ganun din po ang gagawin natin. Lalagay tayo, halimbawa 100, lalagay natin sa page ng book. Yan, sa first page, okay? Yan, so itatago po natin yan. So, hindi yan malalaman na may pera pala dyan sa libro. So, hindi po nila malalaman yan. Kapag may magnanakaw din sa loob ng bahay nyo, hindi rin niya yan kukunin kasi alam niya, simpleng libro lang, walang pera. Okay? So, hanggang punuin po natin yung pages ng libro. Ayan, 100 na naman sa pangalawang page. Tapos, ganun din ang gagawin natin sa susunod na page. Okay, so hanggang mapuno mo na yan, hindi mo namamalayan, nakakaipon ka na pala. Okay, so nakakaipon ka na pala. Hanggang matapos mo yung last page ng libro. Diba, bongga? Natututo ka na, nakakaipon ka pa. So napakaganda ng method na to at sa mga estudyante, momshies, sa lahat po ng mga nagtatrabaho or sa simpleng bata lang, pwede po nating i-apply ang method na to. Ito po yung book pages saving method. Okay, napakadali lang po ng paraan na to. So, I hope meron po kayong natutunan sa vlog na ito. And again, Happy New Year po sa inyong lahat. Until my next video, thank you so much. Bye!